Ayun po, magandang araw po sa inyong lahat at welcome again to JLAT Vlog. At welcome again sa mga viewers po namin, sa mga prospect buyer po namin at sa mga naging kliyente po namin. Magandang araw po sa inyo. So ayun po, for this episode ay andito po tayo ngayon sa isang barangay dito sa aming hometown, dito sa bayan po ng kuya po. At ito nga po yung binibenta nilang property. Ito po ay rice farm, agriculture land po ito. At ito nga po ay meron pong sukat na ina boss, 2.8 hectare po ito. At ito nga po ay itong dalawa kasi ito, daan po ito, 200 po niya. Ito po yung isang daan, andito kami sa bandang likod. Doon po kasi yung harap, kung nakikita niyo po yung mga puno po na yun. Ayan. At kitang-kita rin dito yung tower, kung anong tower yan boss. Anong tower kaya yan? Globe yan. Yun po yung mga, yung may, ito po yung mangga na yan. Tapos ito, yung may bahay po na yun. Ay kasama po sa property na binibenta, meron pong kubo dyan. Yun, yun kasi yung pinakaharap, may CR, may tatlong tubo kamo na dipwel sa isang gripo. At may kuryente na. May kuryente na pala, yun maganda. Dalawa po kasi yung daan po niya nito. May daan din po doon sa harap at meron din po daan dito sa likod. Ayan, maya-maya konti, punta po natin yung harap. Dito lang po kami nag-start sa likod upang ipakita sa inyo itong isang daan. Na ito po ay malapit po sa town proper. Siguro mga 2 kilometro lang. Tapos sa Anautiplex, siguro mga 5 kilometers lang po ang layo. Ayan. At residential na rin po kasi may kapitbahay na kayo. May bahay pa doon sa banda ron. May mga bahay pa dito. Kaya hindi po nakakatakot itong property. Ayan. At ito nga po ay hindi po ito ay binaba, no? Hindi binaba. Tsaka sa part po na yan, yung mga manggang po na yan dati ay nabenta po namin sa isang kliyente po namin. Ayan po, yan po yung Tiplex Road. Kitang kita po dito yung Tiplex Road. Talagang malapit lang po sa Tiplex. Mga 5 kilometers lang siguro ang layo po niya. Ito nga lang po ang daan po niya ay rough road. Pero tignan naman niyo po yung rough road po niya. Bato-bato po siya. At malapad po, madamo lang yung mga side. Madamo lang po talaga. Pero malapad po yung daan. Ito po ay farm to market road. Ayan. So hanggang doon po yung property. Sa may bakot po na iyon, pagandito po siya, hanggang din po sa part po na yan. Siguro ang ano lapad niya boss, nasa nga 100 meters din po kanyang frontage. Ayan, dito sa likod, backstage yun ang tawag doon. Backstage. Ayan, so hanggang doon po, dyan po sa part na yan, pagano'n na po hanggang doon sa bakod. Ayan, so ngayon po, puntahan po natin yung kanyang harap. So tara po. Ayan po, andito na po tayo sa harap po ng property, kung saan nandito po yung mga kubo at yung kanyang talagang pinakaharap po. Ayan. So ito po nga po, hanggang doon po yung boundary. So bakod po na iyan. Ito nga po yung isang daan na papunta po sa highway. Mga estimate ko siguro, mga 1 kilometro din po siguro ang layo po niya sa highway. Papunta po rito sa property. So ito na nga po, simula doon hanggang dito. Doon sa may Madrid de Cacao, ang estimate kong frontage po niya nasa 100 meters po siguro, more or less. At ito nga po, nakakabit na po yung kuryente po niya dun sa kubo. At dito nga po sa harap, meron siyang puno ng duhat. At ito nga po yung tinatamnan po nila ng palay, mais, sibuyas, gulay, pag every cropping. Ayan. Ayan po. Pag tagulan, ang tinatamnan nila boss, palay na boss, pag tagulan. Pwede rin itong mais kahit tagulan. At tagulan, pwede rin palay kasi may tubo. Kasi meron siyang tubong tatlo at irrigated pa kasi dito po sa harap po niya ay meron pong tawag dito, parang kanal lang po ito, hindi po siya creek. Pero kanal lang, daanan daw po ng tubig galing sa irrigasyon. Ay po, dito nga po sa banda rito, sa ibang property, may mga fish pond po dito. Mga hito daw po yung kanilang inaalagaan at pwede rin po maglagay ng fish pond dito. Ayan. Ay doon sa gitna or doon sa pinakadulo or dito sa harap, pwede naman po. Ang boundary po niya doon sa may pilapil po na yun, sa may baka po na yun. Ito po yung kanyang south part, ito kanyang west, at ito yung north, at ito po yung east. Ayan po. At yung signal ng internet o data, meron pong tower po dito. Globe daw po yata yan. At ito nga po, may mga puno ng saging sa part po na ito. Ayan. At ang presyo po ng property po pala ay 170 per square meter po siya. At depende na lang po kung magpagtawaran po tayo sa seller at kung gusto pa i-negotiate yung presyo, i-negotiate po natin. Ayan. So, ito nga po, ito yung kubo niya. Pasukin natin. Boss, pasukin natin, boss.
Sugi na pet. Wala. Oh, ayan po, may mga langka po silang, may mga tanim po silang langka, apat. Ayan, at meron po silang analog antenna. Aswete ano, aswete po. Ayan, aswete, ayan o, aswete. Tapos meron silang guwaba, bayabas. At ito nga po, meron silang matriti kakao. Ito po yung boundary po. Ito yung boundary nga po ng property sa ano, na west part. At dyan po sa part po na yan ay ibang property na po. So, pero ayan, ito po yung kanyang kubo. Meron po isang puno ng mangga. May kulungan ng baka, saan boss? Ito. Ito, kulungan ng baka to. Ito, may bodega. Yung bodega sila. Ay, yung mga ano siguro, yung mga nag-ano ng buligan. Yung ano. Sal na mais, panggatong, yun. Ito, may deep well po sila dito. Ayan. Tao po. Tao po. Tingnan kung gano'ng kalakas. Ako. Malakas din boss. Malakas din. Ayan po, kakaanin na po nila ng mais sa dulo. Sa bandang dulo daw po ito. At dito nila binibilad para ma-dry po siya at madali pong gilingin. Ayan. So, yung part po na yan, ano na po yan? Galing kanina, sa part po na yan, sa may bahay po na yan, dyan po may galing kanina. At doon po yung isang daan na yun nga po, nakaunan din po yung property po doon sa daan po na yan. Back to back po yung kanyang daan at hindi po talaga problema yung access road. Kahit po kotse po dito, makakadaan po dito, makakapunta po dito. Pero mas maganda po sana, may pang mataas na yun po yung pag-ilalim. Kasi nga po, rough road yung daan. At malapit lang din naman yung semento dito, no boss? Siguro mga half kilometer lang siguro ang layo niya sa cemented road. Pero yung rough road niya, bato-bato naman. Hindi naman siya maputik pag tag-ulan. Ayan, itong mga tanim po nila. Mga bayabas, aswete, langka. Asan yung kamyas? Asan likod yung kamyas? At meron nga po isang puno ng mangga dito na liliman po nila pag tag-init. Ayan. At ito nga po yung mga kubo po nila. Ano po yung dirty kitchen nila kung saan sila nagluluto. Siguro ito yung ano nila, tulugan nila boss, no? Ayan. Maganda po siyang residential din. Dito sa harap pwedeng gawing residential. At may CR na boss, no? Ayan, may CR na po dito. Di na po problema yung CR. May kuryente na. Yung tubig nga po, andito po. Deep well. Ayan. So ulitin ko po, itong property po na ito ay yan po, 2 titles po siya. 2 titles po siya na ano po, na tawag po dito. 2 titles po ito na extrajudicial nga lang po siya. Pero settled na po. Ang presyo po ng property ay 170 per square meter po siya. Kung gusto i-negotiate yung presyo, kausapin natin yung may-ari. Ayan. So, kung may mga ibang katanungan po kayo regarding sa property po na ito, ay tawag lang po kayo sa akin. Pero titulo niya po si Clova, kamo? Clova. Oh, Clova. Pero matured na. Extrajudicial pero settled na. Ayan po. So, 170 na presyo. Kung gusto pa i-negotiate, i-negotiate natin sa may-ari po. Sa mga may-ari po. Ayan. So, hanggang dito po muna yung pagkuha ko ng video sa property po na ito. Panoorin nyo na lang po yung kanyang aerial video para makita nyo po yung kanyang view sa taas ng drone pala. Ayan. So, hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.